Kasalanan kong lahat, pinaubay ako sa langit. Ang kapalaran natin at ikaw ay lumayo. Bigyan ko raw ng panahon, gagaan ang binubuhat. Araw ay muling sisikat at lilipas din ito. Di maibabalik ang nakaraan. Habang tumatagal, lalong nasasaktan. Nagigising sa kalaliman ng gabi, ikaw pa rin laman ng panaginip. Nagigising sa kalaliman ng gabi, ikaw pa rin laman ng panaginip. Inin akong pangarap ko, ang laging sinasabing paalala sa sarili na binili ko ito. May babanggit sa'yo, nayayanig puso't damdamin. Kinakapos sa hangin, tumitigil ang mundo. Di maibabalik ang nakaraan. Habang tumatagal, lalong nasasaktan. Nagigising sa kalaliman ng gabi, ikaw pa rin laman ng panaginip. Nagigising sa kalaliman ng gabi, ikaw pa rin laman ng panaginip. Laman ng sa kalaliman ng gabi, ikaw pa rin laman ng panaginip. Nagigising sa kalaliman ng gabi, ikaw pa rin laman ng panaginip. Ang aking matanda. Matanda na. Ako talaga. Sige. Ayaw.
Hi guys! Welcome back to our channel. Ang salitang ito ay dapat madalas nyong nababanggit sa mga kapartner ninyo. Isa ito sa pinakamadaling salita pero madalas na nakakalimutan. Pero syempre, kapag sinasabi nyo to sa mga partner nyo, make sure naman na minimin nyo talaga. Talagang patutunayan nyo na mahal nyo talaga sila. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Geraldine. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may bago po tayong video na in-upload, ay ma-notify po kaagad kayo ni YouTube. And for today's video is, let's talk about ano nga ba yung mga salita, mga sentence na gustong-gustong nadidinig naming mga kababaihan mula sa inyo. When it comes to relationship, language is everything. So, may mabanggit ka lang na maling salita, maling sentence dyan sa kapartner mong babae, pwedeng maiba agad yung pagtingin niya sa pagmamahal mo sa kanya. Ganyan po, ka-overthinking. Karamihan ang mga babae. But may mga salita talagang nilulook forward na marinig ng babae sa mga partner nila na dapat madalas ninyong nasasabi sa aming mga kababaihan. Number one, alam mo ba kung ano yung gustong-gusto ko sa'yo? Then, followed ng mga detail and specific words na gusto mo talagang sabihin sa kanya. Ang mga babae, ayaw niyan ng paligoy-ligoy. Gusto nila straight to the point. Alam naman namin na mahal nyo kami. But why? Doon muna sundan kung ano yung dahilan bakit mahal mo siya. Put a little extra thought that can make sweet nothing into something. Number two, alam mo, ang ganda-ganda mo. Simple but effective. Gustong-gusto ng mga babae na sinasabihan sila ng mga mahal nila, mga kapartner nila, na sila ay maganda. Medyo shallow, but mas nabuboost kasi yung confidence naming mga babae at mas nararamdaman namin yung love galing sa inyo. Another thing, kaya nating dalawa ito. Women like to hear that you're committed. But of course, this actually works if it's true. Karamihan sa aming mga babae, gusto namin nadidinig na pakiramdam namin ay committed sa amin yung lalaki because nagbibigay ito sa amin ng sense of security. Lalo na kapag may mga problema dumarating, may mga conflicts and insecurities kaming nararamdaman. Once na sinasabi nyo sa amin yung mga ganitong salita na kaya natin ito, we're in this together. Nabibigyan kami ng reassurance na kayo ay talagang sa amin at kayo ay committed sa amin. Number four, you're right. Oo, tama ka. Alam nyo naman yan na para lang maging masaya ang babae at mahinto ang arguments or discussion, dapat palaging nananalo talaga yung mga kababaihan. Minsan, mas mabuting sabihin nyo sa kanila na sila ang tama at ikaw na lang ang magmukhang mali para lang mas maging harmonious yung pag-uusap ninyo. Yan ay senyales lamang na kayo ay nagpapakumbaba at nagpaparaya na sila na lang ang tama. Humility is virtue that women can appreciate. Another thing, last night was incredible. Ang galing mo kagabi. Women like to hear that they are good in bed. Of course, gusto namin malaman na ipoprovide namin yung pleasure doon sa kapartner namin. At alam namin na masaya yung partner namin sa kanyang sex life with us. Number six, what is the most meaningful experience that you've ever had? Ang pagtatanong is a great tool for establishing intimacy, especially in the early days of relationship and also later on. Your partner is not an extension of you, but an entirely different individual. So meaning, meron siyang mga experience na nangyari sa buhay niya na napaka-meaningful at memorable
na ma-share niya sa'yo. Magiging closer kayo. Mas napapalapit siya sa'yo and magugulat ka na lang. Maganda yung resulta nito. Bukod sa mas nagiging comfortable siya sa'yo, mas napag-aaralan mo siya. Another thing, pag magtanong ang babae sa inyo kung siya ba ay mataba, nako, huwag na huwag mong sasabihin na oo, you are fat. Huwag mong sasabihin na mataba ka na ngayon. Instead of no, you don't look fat. Kasi pag sinabi niyong mataba na yan, masisira ang mood niyan kasi yung ayaw niyang marinig, eh sa inyo pa niya mismo narinig. Minsan, yung mga babae, gusto lang nila yung little reassurance na magmumula sa partner nila na desirable pa rin sa paningin ng kanilang mga partner kahit na nag-gain sila ng weight. Another thing, how can I support you? Paano kita susuportahan? Ang mga babae, naghahanap yan ng mga taong mag-i-encourage sa kanila para maging best version sila ng sarili nila. Yung mas ma-nurture yung talents nila. It's not enough to talk the talk. Women love to see actions. Yan yung moral support na dapat maiparamdam nyo doon sa mga kapartner ninyong babae. Another thing, isa sa pinaka-best na pag-ugali mo ay then sabihin mo sa kanya kung ano yung magandang ugali na nakikita mo sa kanya. Everyone wants to be loved. But more than that, of course, gusto rin namin yung na-appreciate kami. Na nakikita kung ano yung maganda sa amin. Gusto namin naririnig yun, boys. Another thing, I'm sorry that happened to you. Kung nagkwento sa inyo yung mga kapartner ninyo nang tungkol sa kanyang mga frustration, hindi maganda yung araw niya sa trabaho, or yung mga nakaraang na experience niya, magsabi kayo ng I'm sorry dahil napagdaanan mo to. Isang senyalis to na naipaparamdam nyo sa amin na nandyan kayo sa tabi namin. Another thing, you're the one for me. Ito ay isa sa mga salitang gustong-gusto na didinig ng mga babae. Shows devotion and most importantly, genuine love. Another thing, gustong-gusto ko na kasama kita. Whether you've been together for a few weeks or decades, gusto pa rin ng mga babae na nadidinig nila na nag-i-enjoy kayo pagkasama niyo kami. Last one, I love you or mahal kita. Ang salitang ito ay dapat madalas niyong nababanggit sa mga kapartner ninyo. Isa ito sa pinakamadaling salita pero madalas na nakakalimutan. Pero syempre, kapag sinasabi nyo to sa mga partner nyo, make sure naman na minimin nyo talaga. Talagang patutunayan nyo na mahal nyo talaga sila. Isa ito sa mga salitang gusto ng mga babae na regular nilang nadidinig mula doon sa mga taong mahal nila. Sa isang relasyon po, alam natin, language is everything. So, ang bawat sentence, ang bawat salita na bibitawan natin sa mga taong kasama natin sa buhay, sa mga taong mahal natin, ay pwedeng maka-apekto doon sa kanilang emotions. Natanpo natin yung mga salitang bibitawan natin doon sa mga taong mahal natin. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po dun sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Mama, take this bad job for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Well, Mama put that gun to the ground.